Malapit nang umabot sa 10 milyon ang naituturok na doses ng COVID-19 vaccine sa buong bansa. Ayon sa Department of Health, nasa 9.9 million doses na ang naituturok hanggang kahapon. Higit 7.4 milyong tao na ang nakatatanggap ng kanilang unang dose, habang halos 2.5 million naman ang fully vaccinated na. Almost 100% na yung ating nabakunahan at 1.6 plus million kasi ang na-master list natin is at 1.782. Nakabakuna na tayo ng 2.3 million. Layo pa doon sa na-master list natin na 8 million plus na nabakunahan ng A2. Kaya na meron tayong tutok A2 strategy. Sila yung isa sa mga most vulnerable population aside from the A3. Mahigpit na binabantayan ng pamahalaan ang mas mapanganib at mas nakakahawang Delta variant at ang isa pang bagong variant na Delta Plus. May nasa 200 kaso na ng Delta Plus sa 11 bansa pero wala pang naitatala sa Pilipinas. Habang umaabot na sa 17 ang bilang ng mga nahawaan ng Delta variant sa bansa. The Delta variant is a version of the SARS-CoV-2 virus that is more transmissible. And the Delta Plus is two things. It's more transmissible and it also shows evidence of vaccine evasion. That means that it is resistant to some of the vaccines. So it is both more transmissible and also less, and the vaccines are also less effective than it is. There is no evidence pa that the Delta Plus has arrived. Bagamat kakaunti pa lang ang mga pag-aaral tungkol sa efficacy ng mga bakuna sa Delta variant, ayon sa mga eksperto, nakakapagbigay proteksyon pa rin ang kahit anong brand ng COVID-19 vaccine laban sa sakit. Pareho naman yung pattern, ano? Meron din naman silang effective pa rin sila against the Delta variant, although nagde-decrease ng konti. At maganda pa rin naman ang coverage for yung to prevent severe illness at yung pagkamatay sa COVID-19. Sakali man na magkaroon ng iba't ibang variants pang papasok, alam natin na yung bakuna pwede naman pong i-tweak. Ibig sabihin, pwede nating i-modify, pwedeng i-modify ng kanilang mga manufacturers sa mga yan upang lalo pang maging magbigay ng sapat na proteksyon sa ating mga kababayan. Patuloy naman ang pag-develop ng grupo ng molecular biologist at Octa Research Fellow na si Father Nicanor Austriaco ng isang yeast-based oral vaccine laban sa COVID. It's a probiotic yeast and we are currently testing it dito sa UST. We don't know, maybe it might have to be one drink a year or maybe two drinks a year. We're still trying to decide that because you don't know that until you do the clinical trials. Linggo ng gabi darating ang halos 250,000 doses ng Moderna vaccine. 150,000 doses dito ay ang bakunang binili ng pamahalaan, habang ang 99,600 doses naman ay nakalaan sa pribadong sektor. Karagdagang 1 milyong doses ng Sinovac din ang inaasahang darating sa bansa bukas. Distributed throughout the country, no? Basing on the readiness of our local governments to handle, to store, and to administer. The allocation will be based on this number of eligible population and how much is still to be vaccinated. Sa Hulyo, 2.2 million doses ng AstraZeneca at 50,000 doses ng Sputnik V vaccines ang inaasahang matatanggap ng bansa. Kaya para paigtingin ang kanilang vaccination efforts, nagpaplano ang mga lokal na pamahalaan ng Taguig, San Juan at Navotas na magkaroon ng pagbabakuna tuwing gabi para sa mga magagawang hindi makakadalo sa kanilang vaccination schedule tuwing araw. Una nang binuo ng Quezon City at Valenzuela LGU ang pagbabakuna sa gabi para sa mga kabilang sa A4 Priority Group. Bianca Dava, ABS-CBN News.